discipline the mind. No matter who you are, the Lord has blessed you with intellectual faculties capable of vast improvement. Cultivate your talents with persevering earnestness. Train and discipline the mind by study, by observation, by reflection. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Sa araw pong ito, napakaganda ng topic natin, Doc. Dahil pag-uusapan natin sa atin pong mga kaibigan na talaga naman ang nag-iisang negativity sa buhay natin. Depression. Fight depression, mga kaibigan natin. So, ngayon pong hapon pong ito ay tayo po ay manalangin sa atin pong pasimula. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong paggabay po sa amin sa pasimula po, Panginoon, ng buwan na ito. Salamat po, Ama, sa pinagkaloob niyo po sa aming dalawa ni Doc Tam na ministry, Panginoon, upang makatulong po sa lahat po ng mga manonood, sa lahat po ng mga nagkakasakit. And we pray, Father, for this ministry. May you continue, O Lord, to touch the lives of our viewers. May you continue to help us, Father God, to gain knowledge and wisdom from you alone. And help us, Father, to be guided by the Holy Spirit as we start this program with you and through you. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Amen. Sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong mga komento, mga suggested topic, o meron po kayong prayer request, ay isenyo lamang po yan sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen. At gayon din po, tawagin niyo na po si tatay, si nanay, ang inyo pong mga kapitbahay, mga kaibigan, at ishare niyo na po ngayon ang Kaalamang Pangkalusugan, dahil ang topic natin ay Fight Depression. Grabe, Doc. Napakaganda. Fight depression. Pag sinabi natin fight depression, Doc, ano ba to? Ibig sabihin, pag sinabing fight depression, it means we have a big tendency or chance to overcome. Amen. Ito yung sakit na gumagaling. Mm-hmm. Kaya nga lang, depende dun sa understanding natin. Kaya I believe that education should be the number one consideration in the area of this preventive procedure. And depression is one of the major problem now, not only in the country but all over the world. Yes. And I'm encouraging each and every one of you who are watching right now, especially in our Kaalamang Pangkalusugan, to see to it that you will stand for these kinds of informations, mm-hmm, na kailangan nating maunawaan. Yes, ayan. At saka binanggit na nga natin, Doc, no, yung ito talagang depression, hindi lang ito talaga ay kalungkutan sa ating nararamdaman, sa ating naiisip, kundi pati yung pinaka-behavior talaga natin. So makikita talaga to. Napakaraming pera ang inuubos ng buong mundo dito. Mm-hmm. Ang tawagan ay antidepressant drugs. Mm-hmm. And also sa atin pong mga manonood, no, what happens during a depression? According to Medical News Today of July 2018, depression can interfere with a person's life. It can cause long-lasting and severe feelings of sadness, hopelessness, and a loss of interest in activities. It can also cause physical symptoms of pain, appetite changes, and sleep problems. Grabe, no? Hindi pala to, Doc, basta-basta na parang ngayon may depression ka, bukas wala na. Hindi pala ganun, kundi long-lasting. It can cause long-lasting na severe talaga yung feelings of loneliness, hopelessness. Yung tipong wala na akong pag-asa doon. Wala nang pag-asa sa pandemic na to. Ganun pala. Actually, yun. Actually, ano ito eh. Kung pag-aaralan natin sa Bible and the spirit of prophecy, you are being controlled by the satanic power. It means nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng evil forces. Mm-hmm. Na kailangan nating bigyan ng tsansa na ma-win tayo, o ibig sabihin dito yung mahango tayo sa pagkaalipin, o yung kung tawagan ng evil process. Mm. Na isa sa mga pamamaraan ng kaaway ay magkaroon tayo ng brain type of disorder to create some sort of damaging not only in one part of the body, mm-hmm, but we are talking the body as a whole. Mm-hmm. Kaya kung pag-uusapan natin at pag-aaralan natin kung ano yung mga symptoms nito, mm-hmm, unang-una yung appetite mo ay ups and down.
Dalawang klase ang depression eh. Pag napunta sa pagkain yung pantanggal mo ng depression mo, refrigerator ang magiging libangan mo. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na extra timbang. Mm-hmm. At nagkakaroon ng damage ang heart. At pag naman napabayaan mo, yung pagtulog mo naman, hirap na hirap kang makatulog sa gabi. Kaya lumalakas din yung bentahan ng tinatawag na sleeping pills. Mm-hmm. Kaya kitang-kita natin, ang isa lang naman pala na dapat nating maintindihan, ang tanong, paano natin i-deliver ang maraming mga tao sa pagkaalipin? I'm sorry to use the word, that word, evil possess. Na magkaroon sila ng kalayaan tungkol dito. Thank you so much. And sa atin pong mga manonood, ano, yung kanina pong binanggit ko sa atin pong panimula ay nakasulat po yun sa Mind, Character, and Personality Volume 1, page 3, paragraph 3. Alam mo, Doc, gusto ko ulit basahin ito kasi napakaganda talaga, yeah, no? Yeah. Train and discipline the mind. Ano daw po, mga kaibigan? I-train daw po natin yung ating ano? Yung ating brain, yung ating mind. Disiplinahin natin at i-train natin talaga yung ating pag-iisip. No matter who you are. Walang sinabi, Dok, na ano eh, na ikaw lamang ang pwedeng mag-train at mag-disiplina. Ako lamang o kayo lamang, yung mga nanonood lang ng kaalamang pangkalusugan. Hindi po ganun. Kundi who you are, whoever you are, wherever you are, and whoever you are. Yes, and whoever you are. Diba, Doc? Train and anywhere and you go. Napakaganda nun, diba, we Doc? We still have room to create some sort of positive type of attitude. Yes, thank you so much. And the Lord has blessed you, not only me, not only Doc, not only our viewers, but everyone. The Lord has blessed you with intellectual faculties capable of vast improvement. Cultivate your talents with persevering earnestness. Train and discipline the mind by study, by observation, by reflection. So kapag nararamdaman na pala natin, Doc, na teka muna, parang malungkot pala ako ngayong araw na to, ano kaya yung pinagdaanan ko? We need to have self-reflection para alam natin kung ano yung nangyari sa atin for the past week, yesterday, or ngayong araw, para magamot natin agad, ano, mahabol natin na, teka muna, hindi ako negative na tao. Positive na tao ako. Anong nangyari sa akin? Ganun pala yun. And also, no, Doc, sabi po sa Harvard Health Publishing ng January 10, 2022, the onset of depression more complex than a brain chemical imbalance. Matindi yun. It's often said that depression results from a chemical imbalance, but that figure of speech doesn't capture how complex the disease is. Bakit? Kasi pag minsan, Doc, di ba, hindi talaga natin napapansin na katulad niyan, nagkaroon tayo ng pandemic. Hindi natin akalain na marami palang mga depressed na tao. For sure, Doc, meron ka mga kaibigan, yeah, kakilala, di ba, na na-depress. Actually, napakala tinding senaryo ngayon itong hinaharap ng buong mundo eh. Hindi lang sa financial stress, kundi doon sa tinatawag na yung freedom sa pansarili nating desisyon. Mm-hmm. Sa ating kalusugan, for example, unvaccinated ka, siyempre isipin mo, paano kung higpitan ka, hindi ka makabili. Mm-hmm. Hindi ka makapunta sa lugar na pupuntahan mo. Samantala ang position mo ay naniniwala ka na mas prepare mo pang ingatan na lang yung katawan mo kaysa labigyan ka ng ganung uri ng mga bakuna na hindi pa naman sigurado kung talagang safe ito. Mm-hmm. Kaya maraming nadidepress, hindi para i-down natin o maging anti-vaccine tayo. Mm-hmm. Pero ang point, nakita ko na kung papakinggan natin itong tinatawag na hinaing ng masa o hinaing ng ating mga kapwa natin, mga kababayan o Pilipino, kung mapapakinggan natin ang hinaing kung bakit yung iba ay ayaw pa, ay magkakaroon tayo ng idea na hindi natin pwedeng biglain. Dahil meron ding tinatawag na reason at dahilan. Kaya maraming nadidepress tungkol dito. Ayan. Kasi one of the major scenario that happened right now, especially since that we are dealing with depression, I know for the fact that the main problem that we have today, yung tinatawag na insecure ang tao na, sasarado yung negosyo mo. Mm-hmm. Lalo na kung napakalaki ng bills mo. Lalo na sa negosyante. Mm-hmm. Ang laki ng bills mo, sarado yung kumpanya mo. Mm-hmm. At yung ikaw naman na mamasukan,
mouth to mouth ka. Alam mo na may babayaran kang apartment. Alam mo na may kakain kang mga anak. Eh siyempre, ang desisyon dahil sa to prevent yung pagkalat ng virus. Ang nangyari, mawawala ng trabaho yung tao kung hindi magpapabakuna. So papasok ngayon yung kung ayaw man sa puso nila at hindi man sila ready pa. Bagaman labalabag sa puso nila, napipilitan na lang. Ito yung depression na nabigat, mabigat. Mm-hmm. Ito yung high intensity type of depression that's now happened within our eyes. Kaya ang purpose natin dito, hindi para i-down o sabihin na tayo pro sa ganun o hindi tayo pro sa ganun. Ang pinapoint natin dito, yung topic natin, depression. Yes. Thank you so much, Doc. Ang ganda no, Doc? Kasi sa ating pong mga manonood, no, may iba-iba tayong stand eh pagdating sa ating kalusugan. Pero ano po kaya yung stand nyo? Kasi ang pinakamaganda sa lahat, alam nyo at nagkakaroon kayo ng self-reflection na, teka muna, madidepress ba ako dahil napipilitan akong gawin ang isang bagay na ayokong gawin? O madidepress ako sa pagsunod sa mga bagay na gusto ng ibang taong gawin ko? Kayo po ang mamili, mga kaibigan. Napakaganda daw. Pero huwag tayo madidepress. Yes, ang ating hinahanap dito, yung kasagutan. Mm-hmm. At ano yung gamot. Yes. At ano yung kailangan natin gawin. Oo, kasi we are dealing with something that a lot of people are not, what you call it, ready enough to listen with these kinds of informations that we have. But the main purpose of this is to see to it that we are going to make some sort of way out. Mm-hmm. Always remember that there is a way out, that yes, we could possibly find a way to create some sort of quality type of reason or solution in these kinds of situations of what we have today. Thank you so much. And also sa atin pong mga manonood, ano, research suggests that depression doesn't spring from simply having too much or too little of certain brain chemicals. Rather, there are many possible causes of depression, including faulty mood regulation by the brain. So pag nasanay pala, Doc, yung brain natin na puro nagiging moody tayo or parang mali-mali na yung mga moods or parang nagkakaroon tayo ng mga mood swings kasi iba-iba yung nararamdaman natin everyday sa pwedeng kausap natin, kinaiinisan natin or parang negative yung negative or hindi kayo pareho na ikaw positive ka tapos yung kausap mo naman negative. May ganun pala. Also, genetic vulnerability sa genes and also stressful life events. Syempre, Doc, ano ba yung mga tinatawag na yan? Example, sa atin pong mga manonood, ito, mga risk factors and common causes of depression. Yeah. So, siyempre, meron ding bahagi itong genetics. Yes. So, kailangan natin i-consider yan. Mm-hmm. Especially sa kasaysayan o history ng bawat sambayan, yung mga life events, itong mga major na mga changes o yung mga stressful na mga bagay na nagiging cause nitong kalungkutan o depressions nito, lalo-lalo na yung mga naghihiwalay. Alam mo yung maghiwalay, hindi biro yan eh. Lalo na matagal mo nang kasama. Mm-hmm. Tapos bigla na lang magkakaroon ng ganung uri ng senaryo. Mm-hmm. For example, bigla namatay. Oh, eh siyempre, sanay ka na nakikita mo yan. Mm-hmm. Tapos bigla na lang, forever, hindi mo na siya makikita. Mm-hmm. Di ba yan, limbawa ko nga sa'yo, mm-hmm, yung pamangking ko, yung nanay niya, yung kapatid niya. Mm-hmm. It happens, siguro, hindi natin alam kung ano talaga yung istorya. It happens na nagpabak siya. After a few days, ay hindi siya makahinga at hindi na nakaabot sa hospital, namatay po siya. Ngayon, kaya ako binanggit ito, hindi para i-down man kung sino, pero depressed ngayon ang pamilya. Yes. Nalulungkot sila. Mm-hmm. Yun ang alam ko naman marami tayo nababalitaan na ganyan, hindi naman ito bago eh. Mm-hmm. Ang pinopoint lang natin, how to prevent depression. Mm-hmm. Ngayon, anong gagawin natin sa panahon na nakaranas tayo ng ganito? Naranasan ko rin yan, na namatayan ako ng kapatid ko. Mm-hmm. Tinamaan niya ako ng sakit eh, yung chikungonya. Mm-hmm. Dahil siyempre, sumunod ako sa kanya. Mm-hmm. Siyempre, siya yung barkada ko. Tapos all of a sudden, bumigay siya. Alam ba na 5 buwan na, hindi pa ako makamubon. Kasi close kaming family. Mm-hmm. Kaya kung sasabihin natin na madali ang mamatay, I'm sorry to tell you, hindi ganun kadali yan. Mm-hmm. Lalo-lalo na pag mahal mo. Totoo. Mahirap makamubon. Mm-hmm. Kahit nga magulang natin, matagal nang namatay, pero namimiss pa rin natin. Kaya para sa akin, ang mensahe ng pangkalusugan, hindi para meron tayong patamaan dito. Ang pinopoint ko dito, malungkot ang iwanan ng mga mahal sa buhay ng ganun lang kadali. Mm-hmm.
Kaya nakita ko, kung meron tayong kaalaman pang kalusugan, at tayo na mismo yung mag-iingat sa ating katawan, at hindi natin ipauubaya kung kanino pa man, at ikaw mismo nakakaalam kung ano yung iyong karapatan sa iyong sariling katawan, ako'y naniniwala, hindi ka basta tatamaan ng karamdaman. Amen. Kailangan lang malaman mo anong part mo. Mm-hmm. For example, pinag-aralan natin ang 8 laws of health. Mag-exercise ka. Mm-hmm. Kumain ka ng tamang nutrisyon. Matulog ka ng maaga. Tumira ka sa fresh air o sariwang hangin. Mm-hmm. Plus, yung pagtitiwala sa Panginoon para hindi ka tamaan ng problema. Itong tinatawag na stress or depression. Mm-hmm. At kailangan mo rin na magbilad sa araw. So, ibig sabihin, ang pinapoint natin dito para humaba ang buhay natin, hindi pwedeng iutos ng gobyerno ito sa tao. Ang tao mismo ang gagawa nito. Pero yung tinatawag na pangkalusugan, karapatan ng tigapagturo ng may kinalaman sa medical ministry na kung tawagin ay healthful living sa kailangan ng ating mga tigapakinig, kailangan huwag natin itong kakaligtaan na iabot sa kamay ng ating mga kababayan. Thank you so much, Doc. At ito pa po, mga kaibigan, meron pa tayong tinatawag na hormonal changes, which depression and low mood are often associated with menopause, pregnancy, and premenstrual disorders. O, di ba, Doc? Ang dami pala, no? Hindi lang pala basta life changes, ganyan, pero pati sa hormones pala natin. Also, certain illnesses, anxiety, long-term pain, diabetes, and heart disease may make someone more likely to develop depression. Kasi nga naman, Doc, di ba? Andun yung feeling mo na, hala, may sakit ako. Anong panggagastos ko? Anong pangsusustain ko sa maintenance ko? Araw-araw iinom ako. Paano yung kidneys ko? Baka mahawa yung ganitong organ ko, ganito, ganyan. Grabe, Doc. Pero ang pinapoint ko lang dito, for example, may naka-encounter ka na pamilya mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, ay nagkaroon na ng bipolar disorder. O yung palibasa, may mga karamdaman sila, prone sila dito sa sakit na anxiety. Dapat mahaba ang ating pangunawa. Yes. Na huwag naman natin silang i-deprive doon sa tinatawag na, kung tawagin natin ni pagmamahal o love, na huwag natin silang dagdagan doon sa kanilang dinadala. At bagkus, magbigay tayo sa kanila ng pampalakas at makaunawa sila na hindi naman huli habang buhay. Kaya nga sabi, habang buhay ang tao ay merong karapatan na makalaya sa problema na kasalukuyang nararamdaman nila. Kaya nga so ang purpose ng medical ministry is to reach more souls, to reach more people, to understand that there is God in heaven who are willing to help us in that situations that we have. So as long as we are doing our part, trying to educate them, to give them some sort of quality education and knowledge, I believe that there's still a chance for them to reverse that kind of disease. And also, no, sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba na ang depression pala ay isang simptomas ng bipolar disorder? Ibig sabihin, pwedeng masayahin ka, tapos biglang mababago yung mood mo, o di ba? Parang ano, dalawa yung pag-uugali mo, parang may dalawang tao pero na buhay natin, sa isang tao. Huwag naman natin i-judge. Yes. Kasi kung minsan, pag nakakita ka ng ganung ugali, parang hinahatulan mo na, show them the meaning of love or relationship, especially kung part ng family mo. Totoo, Doc, no? Sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, suggested topic o mga prayer request, ay isend niyo po yan sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen. And also, sa mga manonood po o yung mga bagong manonood po natin na ngayon lamang po kayo nakapunta dito sa channel po ng Kaalamang Pangkalusugan, ay mag-message po kayo if you want to receive a free Counsels on Diet and Foods na libro. Okay po? And also, Doc, ito pa yung sinasabi natin na drug and alcohol abuse. Kasi in some cases pala, Doc, drug and alcohol abuse may cause depression. Other times, depression may cause a person to start abusing drugs or alcohol. Alam mo, Doc, may mga ganito akong patients. Kasi napakahirap talaga, Doc. Kunyari, yung sinabi mo kanina, hindi ka makapagkatulog. Dahil may ano ka eh, na-depress ka, ang dami mong iniisip. Example, kung heartbroken ka, nako Doc, ayan yung gabi-gabi na parang feeling mo, ano talaga, may insomnia ka na. Kailangan mo talaga na maging parang, pag minsan na, may mga ganito po talaga tayo mga kaibigan o patients na nagiging drug dependent po sila at nasusobra. And also, yung tinatawag na we are not actually against the normal drug medication, especially when you have
high blood pressure mm-hmm. or diabetes and so on. But we must not overlook yes. that those kinds of maintenance will probably create some sort of side effect also. Mm-hmm. And later, there's a big tendency na po pwede rin magkaroon tayo ng depressions because of the synthetic effect of those unnatural material. Yes. But main thing that I would like to brought out yung bubuksan, mm-hmm. eh yung huwag ka namang maging umasa doon. Mm-hmm. Yung malaman mo kung paano ka mawin. For example, may high blood pressure ka, hindi pwede hindi ka inom. Kasi mm-hmm. paano kung pumutok yung blood vessels mo? Mm-hmm. Na parang magiging, ang tawag ko doon, extreme. Kailangan, for emergency purposes, use it. Kasi talaga namang proven naman ito eh. Pero pag tumagal kang gumagamit yan, unang-una, binabanat lang ang blood vessels niya para lumuwag eh. Mm-hmm. And then later on, sa katagalan, lumulutong yan eh. Mm-hmm. Eh, about yung chemical effect ng drugs na yun? Mm-hmm. Na naging cause nga ng brain and kidney failure or disorder. Kaya ang aking may papayo, bagaman hindi naman natin sinasabing bawal lang mag-take tayo ng maintenance, pero dapat mawin naman natin yung ating sarili sa tinatawag na pagkaalipin sa ganitong uri ng medications na nasa under category yan. Kaya nga kung tawag ni drug medication or drug store, mm-hmm. ibig sabihin drugs ito. Mm-hmm. Hindi ito yung natural na ginagamit lang to for emergency purposes. Parang during the flood, mm-hmm. walang makain gulay, mm-hmm. walang tapananim. Mm-hmm. Kaya gumawa ang Panginoon ng pagkain na for emergency purposes. Mm-hmm. Inalaw niyang kumain ng tao ng flesh food. Mm-hmm. Pero sinabi niya yung mga hayop na malilinis, mm-hmm. na yung biyak ang paa at ngumunguya, at yung isda naman, nasa Leviticus yan, mm-hmm. yung may mga kaliskis. Yes. Dahil nilalabas niya yung kaliskis yung dumi niya. Mm-hmm. Pero ang sabi doon, pagka ang mga damo at ang mga halaman ay tumubo na, yung emergency na yun, dapat unti-unti mong tanggalin na. Pero ang nangyari na, kasanayan, kayong 930s na buhay ni Adam and Eve, all the way down, biglang bumaba, naging 150 years na lang. Mm-hmm. Ngayon, ang point natin, yung emergency medications natin, okay yan. Mm-hmm. But it doesn't mean na binigyan ka ng emergency type of medication, eh iintayin mo na lang na sasabihin mo na forever na. Mm-hmm. Bakit? Forever ba yung magbago ng lifestyle? Ibig sabihin, pag nagbago ka ng lifestyle, mababago na yung environment mo. Mm-hmm. Hindi na magiging clog yung blood vessels mo. Yes. Pangalawa, lilinaw na yung linis ng dugo mo. Mm-hmm. So, ang pinopoint natin dito, since that we are discussing about depression, eh, alam tayo magagawa. Talaga, ang drug medication, mapabasa nyo naman sa PIMS. Mm-hmm. Yung tinatawag na adverse reactions ng bawat medication. Nandito tayo para buksan natin ang table. Mm-hmm. Buksan natin ang ating pananaw na lahat ng bagay na ating nakikita ay hindi lahat ay pwedeng pangmatagalan. Yes. Tama, Doc, no? And also, no, sa ating pong mga manonood, ulitin lang po natin yung mga drugs na pwede pong mag-cause or may risk to have depression, na pwede po kayo magkaroon ng depression. Yung pang blood pressure medications natin, ano pa, yung steroids natin, and also yung mga cancer medications natin. Kaya mag-iingat po tayo. And also, let us continue to seek the counsel and yung pinaka... Saka sinasabi naman ng ating mga, ano, yung mga medical doctor yan. Mm-hmm. May kaibigan niya ako. Nagkaroon siya ng heart problem. And sabi niya, you really have to take that kind of medications forever. Pero ang sabi niya, problema mo lang, magkakaroon ka ng side effect. Mm-hmm. Ano yun? Sa brain. Cranial ba yun? Ano nga yung... Sa mga cranial nerves? Oo, nerve. Sabi niya, eh paano kung ano yun? Ang ginawa niya, eh, nag-take siya, pero temporarily, sinabayan niya ng garlic, ng lemon, mm-hmm. at ng honey. And then later, after na... makatatlong buwan, nung nainom niya ito lahat, nakita ng doktor na wala na siyang problema sa heart muscle. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, hindi na siya nag-take. Wow, so ibig sabihin, fun. Hindi naman ibig sabihin eh, kung, at nagbago rin siya ng diet. Mm-hmm. So ang pinopoint natin dito, walang masamang meron tayong temporary type of medication. Mm-hmm. But we really have to make it sure na we will do our best to make everything na okay. Mm-hmm. Kaya napakaganda pag-aaral ito. Kaya itong depressions na ito, talagang numero ito itong pinadadala ng kamay. Di ba sa Health for Living, page 60, ang sabi nga, ang author o yung originator ng sakit ay si Satan. Yes. Ngayon, para makasiguro tayo na hindi tayo madadala
ng kapamaraanan na ginagawa ng kaaway, ay magkaroon tayo ng kapangyarihan na malaman natin itong tinatawag na 8 laws of health. Yes, thank you so much, Doc. And also na sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba na na-publish noong April 2014 ng The American Journal of Psychiatry, one study of twin brothers and sisters were found that personality and relationships with others were more likely to play a role in the onset of depression. And in particular, the study stated that marital problems, the relationship with parents, and lack of social support were more likely to cause depression in women than in men. May ganun pala, Doc, no? Na talagang mas matindi pala yung pinaka-epekto ng depression sa women kesa sa mga lalaki. And also, neuroticism, or being in a negative emotional state. Siyempre, Doc, di ba? Andito pinag-usapan natin na ang depression talaga, loneliness, hopelessness, kaya neuroticism, being in a negative emotional state, was also a primary cause of depression in the women studied, doon sa pinaka-study na yun. Kaya napakahirap talaga, Doc, no? Kala natin napakasimple lang ng word na depression, kala mo malungkot lang siya, pero baka mamaya malalim na pala yung kalungkutan na yun. Pero isa sa pinanggagalingan talaga ng kalungkutan, yung kakulangan ng pera. Pagka nagkulang ang pera, siyempre, sa sobrang taas na ng standard of living ngayon, siyempre, hindi mo maiwasan na malulungkot ka. Kaya kailangan talaga ang pamilya, ang lalaki, provider, at malaman ng babae na katungkulan din ng lalaki na maging strong yung kanyang personalidad pagdating sa pagdadala ng pamilya, para doon man lang sa area na yun ay maagapan yung ganung uri ng senaryo. Kaya maganda yung simpleng buhay. Bagaman ang buhay ko, masasabi ko nasa mataas na antas. Pero namimiss ko yung buhay nung araw. Na nung unang kapanahon na sa bukid ka lang, marami kaming gulayan sa likod bahay. Palibasa, maluwang yung bukid namin. Wala kaming problema sa pala eh. Binebenta pa namin yun dahil hindi namin kayang ubusin. Ay, yung pinagbilan ko, sobra pa. Pambili ng mga ulam, pambili ng sabon, lahat muna, maintenance. So, ibig sabihin, kahit mawala kami ng pera, hindi kami mag-worry na anong kakainin namin sa kinabukasan. At pangalawa, maaga kami matulog. At ang maganda rito, yung bang, hindi yung nagmamadali ka sa umaga na mamamasukan ka, na baka malit ka, ay baka matanggal ka sa trabaho. Noong unang panahon, wala kaming ganun eh. Ang tanong, since nga na naging moderno yung mundo, kaya pumasok itong tinatawag na maraming mga tinatawag na mga dalahin ng napakarami mga tao. Dahil sa ating mga pangarap, walang masama naman doon. Pero ang pinapoint ko rito, sa sobrang taas ng ating pinapangarap sa buhay, na kung pagkaminsan, hindi naman talaga importante na makipagpaligsahan ka o makipagkompetensya at tumingin ka sa iba. Kung ano yung nasa sayo, kung marunong kang magpasalamat, kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, tanggapin mo. Be satisfied with what you have. Amen. Ang tawag dito, contentment. Amen. Ang ganda niyo. Kaya kung kontento ka sa buhay mo at kontento ka na mahal ka ng Panginoon, alam mo yung blessing mo na binigay niya sa'yo, buhay ka, buhay ang anak mo, walang sakit ang misis mo, believe me, panalo na talaga ito. Amen. Yun ang masasabi ko. No? Sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong mga personal na experiences, mag-comment lamang po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, or mag-text po kayo sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong alam mo screen. Yung, alam mo ba yung anti-depression? Depression? Medication? Ano, Doc? Bible. Amen. Napakaganda. Eh, nandito lahat ang pangako ng Panginoon eh. Yes. Na hindi naman pala talaga taga rito tayo sa mundong to eh. Talaga ang purpose pala ng Panginoon, kaya pumunta sa libutan ito, ay para ipakilala na hindi lang sa buhay na ito, lahat ng bagay sa mundo, kahit anong katayuan mo, kay mayaman ka, kay mahirap ka, kahit mataas ang pinag-aralan mo, o wala kang pinag-aralan, o anuman ang iyong buhay, lahat ng bagay sa mundo, lahat ng yan iiwanan. There is no exemption. Everybody will end up in the same place, 6 feet below the ground. And without God, believe me, kahit anong yaman mo, may oras yung panahon mo sa mundo. Ikaw, tanungin kita. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay, kung anong oras, at kung anong kamamatay mo? Hindi ko alam, Doc. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi ba isa yan sa bahagi na pwedeng ma-depress ka? Kasi anytime, pwede kang bumigay. Yes, kakatakutan ko yun. Pwede kang ma-aksidente eh. Pwede natutulog ka nga, hindi ka na nagising sa kinabukasan eh. Pero ang point, if we have the Word of God and have assurance from Him, you will be the most happiest people in the entire world. Amen. And that is the major gift
given by God. Amen. That every human being have the right to take that kind of promises from the Lord, mm-hmm. that you will come for the second time para puntahan tayo at balikan. Mm-hmm. Bagaman tayo ngayon ay naririto na sa napakabigat na senaryo na ating naranasan sa buhay, pero ang isang napakaganda na pwede nating mapanghawakan pag nasa yung Panginoon, mamumunong kawayan ang kalungkutan at mapapalitan ng isang kaligayahan na hindi kayang palitan ng anumang bagay ng material. Kaya ito yung bagay na sabi ko nga, kung maiintindihan ng mga tigapakinig natin itong gamot na ito na siyang nagiging dahilan kung bakit nalulungkot ang napakaraming tao, lagi nating isipin, count your blessing. Bilangin mo yung mga pagpapala mo nung araw pa, mm-hmm. kung paano ka iningatan ng Panginoon, Amen. Kung paano kanya binantayan, kung paano mo nakikita ang milagro at hiwagan ng kapaligiran, mm-hmm. kung paano merong pagmamahalan, paano ka pinagkalooban ng Panginoon ng napakaraming blessings na hindi kayang bilangin. Mm-hmm. At i-compare mo sa kaunting problema na ikinukumpare mo sa mga blessing mo, unang-unang maintindihan mo, panalo pa rin tayo. Amen. Kaya pag nalulungkot ako, unang-unang iniisip ko, siyempre part ng life yun eh. Mm-hmm. Kung may isa papasokan ka niyan eh. Mm-hmm. Uisipin ko agad yung mga blessing ko. Mm-hmm. Una-una, sa edad ko ito, nakakapag-basketball pa ako. Mm-hmm. Pangalawa, hindi ako kinakapos. Mm-hmm. Kompleto naman kami. Malusog ka do. Malusog naman. May problema ako. Sino bang walang problema? Pero no big deal. Mm-hmm. Ano magagawa ko? Pwede mo bang baguhin yung ugali ng kapwa mo? Mm-hmm. As long na alam ko yung part ko, pero pwede ko silang turuan, pero hindi ko pwede silang pangunahan kung anong gusto nila. Tama. Choice yan. Yes. And also, Doc, no, nabanggit mo, Doc, yung talagang ibigay natin sa Panginoon. No? Alam niyo po, Matthew 11:28-30. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, sabi ng Panginoon. For my yoke is easy and my burden is light. Napakaganda ng pangakong yun. Kaya kung kayo po ay hopeless, pag binasa niyo po ang Biblia, if you read the Bible, you will be hopeful. You will be positive. At hindi niyo po i-entertain yung mga problema na yun because you will give everything to God. You will give all the negative things in life. You will give all your problems to God. And that's His promise. He will carry you, your burdens, your worries, your cares. Amen. Ang sarap nung ganung pangako. Nga, sabi nga sa John 15:7, abide in me and my word abide in you. Ye shall ask and it shall be done unto you. Mm-hmm. Ano pa yung itatanong natin? Gawin mo yung, sundin mo yung kalooban ko. Mm-hmm. Sumunod ka. Humiling ka. Bibigay ko. Kaya nga sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, ang unahin muna natin ay yung kanyang katuwiran, yung kanyang kaharian. Isipin natin na ang Panginoon naman ang meron ng tinatawag na kapangyarihan na para masalbahan natin itong mga senaryong ganito. Kaya we are just actually, tumitikim pa lang tayo ng tinatawag na sanctification process na ibig ng Panginoon ay salib na maging negative tayo, lalo tayong magpakatibay. Dahil pag daw ang tao ay dumaranas ng pagsubok sa buhay na binibigay ng kaaway, ang ibig sabihin niyan, kung kilala mo yung Panginoon, bahagi lang yan na alam natin na ito'y bahagi na kung paano ang mga anak niya ay lalakas ang kanilang kaisipan para maintindihan nila na tayo inihahanda na sa tinatawag na nalalapit ng pagdating ng rescuer. Iyan ang ating Panginoon. Amen. Ayan, salamat, Doc. No? And sa ating pong mga manonood, alam niyo po ba na nakasulat po sa page 241 ng The Ministry of Healing, many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression. Many? Many. Many of the diseases from which men suffer are the result of mental... Alam naman natin, talagang marami. To be honest with you, alam mo yung pagiging malungkot? Mm. Grabe palang effect nito sa entire system. Magsisiling kang liver mo. Lalapot ang dugo mo. Madadamage yung brain mo. Kakaroon ka ng chronic fatigue syndrome. Bababa ang metabolism mo. Magkakaroon ka ng tinatawag na problema sa dugo mo. Lalapot nga ang dugo mo eh. Ang tanong, bakit ka malulungkot? Anong reason? Bakit mo kailangan entertain ng lungkot? Papatayin ka nito. Pag na parang nalulungkot ka, manalangin ka, lumuhod ka. Panginoon, help me. Ito naman po yung tinatawag na problema na binibigay ng kaaway. Gusto naman po akong gapiin itong kalungkutan.
Panginoon, tulungan niyo po ako. Paalala niyo po sa akin na mahal ninyo ako. Paalala niyo po sa akin na darating yun ng time na kukunin niyo rin kami dito. Pero pag nanalangin ka at itinuro ng Panginoon kung ano yung gagawin mo, sundin mo. Pag sinabi ng Panginoon, sige, maglakad ka, mag-exercise ka. Sige, uminom ka ng maraming tubig. Alam bang unang-unang pantanggal ng pag nalulungkot ka? Ano do? Uminom ka ng maligam-gam na tubig. Kasi marerelax ka nun, Dok, no? Yes. Yung pinaka-muscles po natin, yung mga blood vessels natin, magdadilate. Ibig sabihin, luluwag, hindi masikip. So, yung pinaka-circulation ay napakaganda, no? Kaya warm water sa atin pong mga manonood. And also, sabi po noong March 2014 ng The Journal of Affective Disorders, a study found that women's symptoms of depression were different. The women studied were more likely to have panic or this, yung panic, Dok, yung panic attack, this is a type of anxiety disorder. And anxiety disorder in addition to their depression. And also, it have been indicated that women may be more likely to gain weight. Naku, gusto niyo po ba tumaba kapag depressed kayo? Naku, yan yung nababanggit nito kanina. And have excessive sleepiness than men. So, mapagkatulugin ka, yung antukin ka na. Pero so, kita ko, mayroong instant relief. Ano, yung marami kong kilala o mga nakakaranas ng tinatawag na kalungkutan o instant depression, pag binigyan ko sila nitong apolinaryo, Dok, pwedeng ako na lang muna? Nawawala yung ano nila. Dok, parang... Sa'yo na. Thank you, Dok. Ayan, ha? Nakita so, niyo ang, po. So, ang point dito, napakabilis. Pag nakakita sila ng apolinaryo, eh, bigla silang... Nagugula. Alam mo, sa gas station, pag nagkakarga ako ng gas, eh, nakita ko yung mga trabahador doon, hindi naman sila masasaya eh. Siyempre, alam nila yung sweldo nila eh. Pag nagkarga ako ng gas, pinakamahinang 100. Kunyari, 2009 ang bills ko sa Gusalina. Magbibigay ko ng 3,000. Sabi ko sa iyo na yung sukli. Alam mo yung itsura nila, yung kanyang kalungkot. Salamat po. So ngayon, maraming mayayaman dyan. Alam nyo ba yung mga mahihirap? Mababaw ang kaligayahan yan. Kaysa bakuna lang ibibigay natin, bakunahan natin ang pera. Amen. Hindi nga, totoo yan. Yes, kailangan nyo ng tao. Ay, malungkot eh. Siyempre, lalo na, ano, talagang nandun sila sa senaryo na ganun. Yes. Kaya ang pinakamagandaan, sabi nga, ang pera hindi masama yan. Pero pag ginamit mo, kaya yung sinasabi na nagtutulong sa kapwa, eh nakalagay sa Biblia yan eh. You really have to share your blessing to others. Amen. Hindi naman kung mo pinayaman ka, ano, iimbak mo sa bangko, mapubuhay ka ba ng 1,000 taon? Hindi. Kaya encourage ko sa mga nakikinig ngayon, kung yung mga nakikinig natin na may kakayanang tumulong kayo sa mga nalulungkot, abutan nyo ng antidepressant. Dok, titignan ko din yung itsura mo kapag inabot ko to pabalik sa'yo. Ha? Pag binigay na yan, ganun ba ano dok? Na yan? Ah, talagang akin na talaga. Yun na yan. Mga kaibigan, oo, nakita yun na yan. Niyo po. Anyway, kaya ako lang binanggit ito dahil pinag-uusapan natin ay reality. Yes. Marami nalulungkot talagang kulang sa pera. Totoo, Dok. Eh, ganong karaming Pilipino ang mayayaman? Nako. Eh, manong kahit babarya-barya lang, aabutan naman natin yung mahihirap na yan. Eh, sabi nga sa Biblia, mahalin ang mahihirap, yung balo. Eh, hindi naman ako nasasabing ganito na parabang sinasabi ko, na parabang hindi ko ginagawa. Yes. Pwede namang... mapatunayan ko na kahit o paano, matulungin din ako kahit o paano. Hindi para ipagmayabang yung sarili ko. Apo. Pero ang point ko dito, walang taong makapagdadala ng kahit anong bagay o kahit magkanong pera pag namatay na siya. Totoo, Dok. Wala tayong mabibitbit sa atin pong mga manonood. Kaya, Dok, itutuloy na natin dahil napakaganda po, no, sa atin pong mga manonood itong topic natin. Noong April 2014, a study conducted by the American Journal of Psychiatry found that men were more likely than women to have depression. Alam mo, Dok, parang pantay na ngayon kasi kanina, women yung mas depressed. Ngayon, may study from 2014 to have depression yung mga men natin due to the following: drug abuse, childhood sexual abuse, prior history of depression, major stressful life events. Especially, Dok, alam mo ba, nagulat ako, Dok, kasi ang lalaki pala, kapag na-inlove, at todo-todo talaga ang pagka-inlove niyan, pag na-busted o kaya pag nag-break sila ng talagang pinakamamahal niyang babae o yung girlfriend niya,
Ay, talaga nga namang napakalungkot. Eh, siyempre, eh, kung talagang gustong-gusto mo yung babaeng yun, pero dapat maintindihan din niya na part ng buhay yan. Hindi po pwedeng lahat ng bagay pwede mong ipangakong makukuha mo. Yes. Hindi mo naman alam. Di ba sabi nga eh, sa Biblia, nalimutan ko yung talata eh, na lahat ng bagay na nangyayari sa'yo ay hindi mo alam para din naman sa ikabubuti mo. Who knows, baka merong nakalaan na mas maganda na makapagpapaligaya sa'yo. Kaya pag pinag-usapan natin itong mga kalalakihan, ito aking personal observation. Pag ang isang bata ay pinalaki mo sa layaw at puro bigay, lalaki na walang alam. Kaya ako yung nagugulat sa mga pamilya, lalo na marami kong kaibigang Batanggenyo. Kahit mayaman sila, hindi binibigyan ng maraming pera o pera ang mga anak nila. Katulad ng parents ko, 13 years old, para makabili ako ng pantalon ko, sinelas ko. Dahil maluwang yung bukid namin. Sabi ng father ko, magpilapil ka, magbunot ka ng punla, magtrabaho ka. Nang matuto kang magtrabaho, na malaman mo kung gaano kahirap kitain yung pera. Para lang po ako makabili ng damit ko, nagbubunot ako ng punla. Never ako nakatry o nakatikim na binigyan ng pera ng parents ko. Lalo na yung father ko. Buti yung mother ko nung nag-aaral ako, nung elementary. So ang pinupoint ko rito bilang mga magulang, pag pinalaki ninyo ang mga anak ninyo na binibaby natin ang mga kalalakihan, lalaki yan na irresponsable, hindi kayang magdala ng sarili nilang sambahayan. Konting bagay, iiyak lang yan. Kaya napakahalaga na i-train talaga. Di ba sabi nga, ano ang talata yun? Sa Proverbs. I-train mo yung anak mo sa dapat niyang... Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yun. So ito yung point po na kailangan talaga, na para yung depression na yan. Alam mo yung mga batang sanay sa hirap, walang pera ngayon, bukas may pera. Alam niya kung ano yung kakayanan niya. Tinatawanan lang niya ng stress. Tinatawanan niya. Kahit nga bumabagyo, umuulan yung mga anak mahirap, takbuhan pa yan eh. Hindi yan kinakabahan. Bakit? Sanay sa hirap eh. Ang nakakatakot dito sa modernong mundong to, yung hindi talaga sanay sa tinatawag na laban. Kaya nga ang importante, sabi nga, kailangan nating lumaban. Kaya bilib ako sa mga kalalakihan na bata pa lang inatrain na sa tinatawag na ganitong uri ng environment na ating kinabubuhayan. Ang sabi nga, ang isang taong walang stress, patay. It means, lahat ng taong buhay ay may stress. Pero ang stress, kaya. Hindi ibibigay doon ng Panginoon ang isang problema na hindi mo kaya. So, ibig sabihin, kaya natin itong pandemic nito. Amen. Kaya natin. Kaya natin itong coronavirus nito. Yes. Importante, sumunod tayo sa Panginoon. At tayo magkaroon ng tinatawag initiative na huwag tayong bibigay. Tigilan na natin ang paninisihan kung ano pa man yan. Huwag kayong malulungkot. Kailangan nating patunayan na may God tayo. Christian country tayo. Kaya ako'y naniniwala na hindi mahirap na i-educate ang ating mga kabayan. At huwag kayong magpapawala ng bawang, saka ng lemon o kalamansi sa inyong tahanan para kahit paano, panglaban din yan. And also, Doc, no, sa atin pong mga manonood, no, the study also suggested that men may be more likely to become depressed as a result of failures to achieve goals in life and low self-esteem. Katulad nung sinabi ni Doc kanina. And financial and legal issues and career problems were found to cause depression more frequently in men than women. Alam mo bakit? Bibigyan ko na example ito. Siyempre ako, negosyante ko. Nasara yung business ko. Gano'ng karami yung tauhan ko? Siyempre, hindi ko naman basta sila matanggal. Naawa din naman ako sa kanila. Ang tanong, may ayuda ba yung mga kumpanya? Wala. Wala. Siyempre, yung niari nito, lalo-lalo na yung mga business owner, biglang sarado yung negosyo nila. Yes. Siyempre, kung wala kang God, eh palibasa ako, galing naman talaga ako sa mahirap, eh bakit pa ako mag-aalala? Eh dati naman talagang wala ako. Di tanggapin ko. Kung saan man humantong yung buhay ko, as long na kumakain ako, as long na may buhay ako, as long na naririto pa rin ako, na ang Panginoon ay kasama ko, ay wala sa akin yung tinatawag na depression na yun. Kung mang magsara yung kumpanya ko, so be it. So be it.
May God naman tayo. Amen. Kaya yung mga nadidepress sa mga nagsarang mga kumpanya o yung may nanegosyo ninyo, hindi naman ako yung nag-iisa. Ayan. Pare-parehas lang tayo. The feeling is mutual daw, sabi ni Doc Tam. Sama-sama na lang tayo. Ayan. Tayo na lang yung magkaisa bilang mga Pilipino. Umamin tayo. Naku, sanay naman tayo sa hirap. Yes. Huwag naman tayo mayabang. Mm-hmm. Konti lang naman yung umama na pinanganak ay sobrang yaman na. Kaya nga katuwiran ko, pinanganak tayo nga na walang damit eh. Mm-hmm. At pag namatay ka, ililibang ka rin na walang dali. Yes. Eh bakit mo bibigdilin ang bagay? Mm-hmm. Saka kung nung araw, sagana ka sa buhay. Kaya siguro pinapahintulot ng Panginoon na makaranas tayo ng ganitong uring ng karanasan para lalo tayong magmahal. At alam mo yung mga Pilipino during the time of crisis? Ano do? Dito nabubuo yung mga totoong nagmamahal. Yes. Aabutin nila yung hindi nila maabot. Mm-hmm. Kaya yung mga mahirap, na talagang hirap na hirap sa buhay, mm-hmm. eh bakit hindi magtulong-tulong ang mga Pilipino at tulungan natin yes. na maabot yung tinatawag na problema na dapat nating mapaglabanan. Mm-hmm. Eh ang number one na may ibibigay natin na gamot, mm-hmm. anti-depression, magbasa ng Biblia. Amen. Salamat, Doc. Kaya talaga, nako, pakinggan niyo po yung sinasabi ni Doc kasi first-hand experience na yan. Kaya, ito na, Doc. Siyempre, pag-uusapan naman natin, Doc, kailan ba kailangan na magkonsulta na tayo sa mga doktor? Actually, anytime naman kung talaga nakikita na natin yung tinatawag na palatandaan na ganun eh. Mm-hmm. Pero ang pinakamaganda rito, kung meron tayong tinatawag na kaalaman tungkol dito sa ating pinag-aaralan, eh alam natin na meron naman pala tayong pwedeng emergency na pwedeng magawa ng paraan. Kaya nga kanina, yung mga nakaraang pag-aaral natin, nung mga nakaraang linggo, ay talagang kailangan natin ng exercise. Yes. At kailangan natin talaga ng kumain tayo ng mga pagkain na nakapagpapataas ng ating energy level o antioxidant. Mm-hmm. At nakapaglilinis ng ating mga dugo. Mm-hmm. Kaya kung pag-aaralan natin yung mga beta-carotene, apricots, broccoli, cantaloupe, mm-hmm. yung carrots, yung peaches, pumpkin, spinach, sweet potato, vitamin C, guava, malunggay, and so on. Lain yung binabanggit yan, mga oranges. Ako nga, kuminom ako ng dalandan. Yung apat na dalandan, lalagay ko sa tubig yan. Ito, actually, apat na dalandan ang laman ito sa katubig. Mm-hmm. Ito yung iniinom ko. Mm-hmm. Dahil may vitamin C yan. Mm-hmm. Saka kapag tayo kumain itong tinatawag na mga ganitong uri ng mga natural, bumalik tayo sa pag-vegetarian, fruits, nuts, grains, and vegetables ang kakainin natin, believe me, may laban talaga yung katawan. Alam mo yung banana? Merong tinatawag na material yan na pag nalulungkot ka, susuplayan ka ng happy hormone. Kaya yung mga malulungkutin, talagang banana yung binibigay namin eh. Subukan po ninyo yung mga misis na masungit. Pakainin nyo ng saging. Tatlo. After na makakain ng tatlong saging, parang gumagaang yung pakiramdam ng misis ninyo. Mm-hmm. Kaya huwag kayong magpapawala ng saging. Napakalaking tulong yan. At yung pagkain ng mabiberding gulay. Mm-hmm. Dahil yung tinatawag na penilalanin. Yes. Alam mo yung penilalanin? Mm, ano do? Ito pala yung merong connection sa brain. Mm-hmm. Na yung mga tao na merong depressed. Mm-hmm. Pag meron silang essential amino acid na penilalanin, at dinagdagan pa nila ng magnesium, vitamin C, mm-hmm. eh meron pala itong tinatawag na material na para bang nagkakaroon tayo ng tinatawag na magandang ano ng ating brain, mm-hmm. lalo na yung mga tryptophan. Mm-hmm. Nakatulong talaga ito sa pamamaripanggitan na tayo magkaroon ng ganitong uring maayos na pakiramdam sa ating mga utak. Yes, ano. Alam mo, Doc, napakaganda ng pinag-uusapan natin, no? Kasi hindi lang po mga kaibigan sa pagkonsulta ng doktor natin, hindi lang sa pagkain o pakikipag-usap natin sa mga kaibigan natin, pero napakahalaga po talaga na malaman talaga natin kung ano ba talaga yung dapat nating gawin para hindi tayo makapag-isip ng negative thoughts or kung meron man tayo mga pinagdadaanan sa buhay natin. And also, nais ko lang din po na balikan konti, no, kung kailan po tayo kailangan na magkonsulta especially sa doktor or kung may mga nakakausap tayo. Ako personally, Doc, no, may mga nakakausap din ako talaga na mga tao talaga na kapag sobrang depressed na talaga sila, nakakapagsalita sila na I don't want to live anymore. And that's the time na kailangan ay huwag natin silang iiwanan dahil andun na eh. Mas lalo pa siguro kasi kanina binabanggit nga ni Doc na kailangan mag-dwell tayo doon sa word ni God. Pero nandyan kasi yung
ano niya eh, nandyan yung kalaban eh, nandyan si Satan, di ba, Doc? Binubulungan ka na. Kumuha ka ng lubid, kumuha ka ng ganito, which is hindi po maganda. Kaya ipagdasal po natin, samahan po natin yung mga kaibigan, mga pasyente, mga kakilala po natin na talagang may pinagdadaanan, especially sa mga panahon pong ganito. Kaya sasabihin sa'yo, uminom ka na lang ng alak, manigarilyo ka, o kaya naman ay mag-take ka ng drugs. Yes, totoo. Pero sa halip na tulungan mo yung sarili mo, later on, lalo pang bumibigat yung pumapasok na problema sa pangatawan mo. Kaya ito yung tinatawag na bahagi o solusyon na dapat tanggalin natin yung mga nakakasira ng tinatawag na brain o yung tinatawag ng mga stimulant. Katulad yung caffeine, yes, yung mga inumin na mga matataas yung tinatawag na alcohol content. At iwasan din natin kumain ng matataas ang sugar. Kasi ang sugar kasi highly acidic yan. Plus, sinisira din yan yung functions ng brain. So, ito yung dapat nating malaman na ang pagkain din dapat nating baguhin doon sa mga nakakaranas ng ganyang masamang pakiramdam. Kaya isang gawain po natin na bilang mga magkakababayan ay mag-aabutan po tayo na bumalik tayo sa prescriptions ng Panginoon sa Genesis 1:29. Nang kakainin natin ay yung mga pagkain, merong mga pinanggagalingan ng binhi o ng buto. Dahil ito yung unang-unang tinapos ng Panginoon sa ayon sa kasaysayan na nang malalang ng Panginoon ng sanlibutan, lahat ng mga bagay na ating natutunghayan, mga ibon sa impapawid at mga halamanan, ay gumawa ang Panginoon ng tao. Ito nga po si Eva at Adan. At nang si Eva at Adan po ay nalalang na, sinulat sa Genesis 1:29 na ang espesyal na pagkain na inihanda ng Panginoon sa kanila ay walang anumang uri ng hayop na pupwede nilang pakialaman, kundi ang pagkain na binigay sa kanila ay yung pagkain ng tinatawag na pinanggagalingan ng mayroong binhi. Kaya ang papansin po ninyo, 932 years, inuulit ko lang, yes, dahil antidepressant itong pagkain na ito, ay nabuhay sila ng 932 years na namatay sila sa tamang edad o katandaan. Na ito po ay tumagal ng napakatagal na panahon. Kaya kung gusto natin na mabuhay ng merong tamang kaligayahan, pumalik tayo sa prescription o sa diet protocol ng God na tayo'y bumalik na sa pagkain ng natural at sundin natin ang walong utos ng pangkalusugan, ingatan natin ang ating pangatawan at kilalanin natin na we are very unique and special people for Amen. Him. He wants all His people to love Him because God loves us so much. Amen. And He wants us to be a loving people and be willing enough to give our glory to Him. Kasi Siya po yung nagbigay ng buhay. Amen. Kaya Doc, no, sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras natin. Pero syempre, hindi natin kakalimutan, no, sa atin pong mga manonood na talagang napaka-importante po na magkaroon po tayo din ng pagkakataon para makausap natin itong mga kaibigan natin kasi napaka-essential ng oras natin and hindi nabibili yon ng pera, 'di ba Doc? Totoo yun, no? Hindi nabibili ng kahit anong klaseng kayamanan dito sa mundo ang oras natin, ang oras na meron po tayo. Kaya sa panahon pong ito ay nais ko pong tanungin si Doc. Doc, ano naman yung maa-advise mo dun sa atin pong mga kaibigan na nanonood, especially kung meron tayong mga kakilala o mga kapamilya na kailangan naman ng kausap. Anong maa-advise mo sa mga depressed tao? Siyempre, part din naman ng kung tawagin na yung social o yung tinatawag na communication sa ating mga kamag-anak, kapatid o kaibigan na just to say hi, kamusta kayo? Bigyan mo ng mga positive na mga magagandang mga information na makapagpapalakas ng loob nila. Pangalawa, kung kaya mong makipag-interact o makipag-exercise sa mga kabataan, o kasama kayo naglalakad, sama-sama, nagkukwentuhan. At ang isang bagay lang na siguro, kung maiwasan natin na makipag-usap sa mga negatibong mga tao, na lahat na lang ng bagay problema. Yes. Ngayon, kung kaya mo silang maabot, abutin mo lang sila. Pero pag nasobrahan ka at napaligiran ka na ng maraming mga taong ganito, siguro mas maganda, medyo layo-layo na muna. Pangalawa, yung bakasyon naman tayo. Huwag naman yung mata ninyo, puro yun na lang yung paligid ninyo. Kailangan naman na
lumabas kayo kasama yung pamilya ninyo. Punta kayo sa lugar na nature. Mm-hmm. At sama-sama kayo na enjoyin yung regalo ng magandang buhay. At pangalawa, huwag naman ninyong kalimutan na magpa-check-up at magtanong din kayo sa inyong mga kaibigan na mga nakakaalam tungkol dito sa ganitong uri ng problema. Mm-hmm. Pag ang babae merong hormonal disorder or endometriosis, kung pagka minsan ay merong certain things ng lalaki na didepress, siyempre biological yan eh, mm-hmm. Part ng buhay yan eh, yung oxytocin mm-hmm. na love hormone mm-hmm. na kailangan maintindihan ng mga kababaihan na ang mga lalaki o yung mga mister ninyo ay naghahanap din yan kahit paminsan-minsan. Mm-hmm. Kaya kailangan din nila ng yung tinatawag na lambingan. Mm-hmm. Dahil pag ang isang babae ay hinag at inakap at sinabi ng kanyang asawang lalaki na I love you o I miss you, nawawala po yung insecurity nila. Ganun din po naman sa mga lalaki. Ako, ang sweet naman ang na ganun. Na tatapikin no? mo yung likod nila mm-hmm. at sasabihin mo, how's my love? Mm-hmm. I hope that everything is okay. Mm-hmm. Ano ba yung gusto mo ngayon? Gusto mo bang itimpla kita ng gatas ng kalamansi? You know. O ng dalandan? Alam niyo ba, pag nadinig ng lalaki yon, na gumagaang ang pakiramdam. Mm-hmm. Tapos sasabihin sa'yo, kunyari ang tawag mo sa mister mo, kunyari honey. Mm-hmm. Kung dati miss, o kunyari... Kung dati I love. Ma dati mommy o mama. Ah. And then binago mo, ginawa mm-hmm. mong honey. Mm-hmm. Sinabi ng missis mo, honey, nakaready na yung breakfast mo. Mm-hmm. Meron tayong special na almusal ngayong umaga. Alam niyo ba yung pakiramdam na lalaki? Mm, ano do? Nawawala yung lungkot eh. So, kailangan din naman sa pamilya, medyo, huwag naman yung parang isnaban na lang na, alam mo, naging problema. Puro ito na lang hawak eh. Mm-hmm. Si lalaki, ano bang nangyayari sa YouTube ngayon? Si babae naman, salip na mag-usap sila, nakaganon. Si kumaring ganito? Kaya kuminsan, ang nagiging focus natin, kaya nagkakaroon ng depression dahil yung brain natin, saka yung mata natin, nakapokus sa cellphone. Mm-hmm. Kaya ako, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa cellphone. For emergency purposes. Mm-hmm. Kaya kung gusto niyo mawala ng depression, isa ito sa salarin. Pasensya na. Mm-hmm. Gadget. Yes. Wala na, hindi na nag-uusap ang anak at ang ama. Mm-hmm. Hindi na nag-uusap ang ina at ang asawa. Mm-hmm. Bakit? May kanya-kanyang cellphone. Yes. Maghapon, inubos na yung oras. Totoo, Dok. Hanggang sa maghapon, walang interaction. Mm-hmm. And then, doon na magsisimula yung pag-aaway mm-hmm. na di-depress na. Kesa cellphone ang hawakan ninyo, hagin ninyo yung misis nyo. Yun. At pagkwentuhan ninyo yung magagandang karanasan ninyo. At mangarap pa kayo. Mm-hmm. Hindi pwedeng hihintong mangarap ang mag-asawa. Amen. Kahit matanda na. Mm-hmm. Lagi kayong mag-uusap na may kinalaman sa kung ano yung magagandang bagay pa na magagawa ninyong dalawa. Mm-hmm. At huwag kakalimutan yung tinatawag na romance sa buhay. Amen. Ang romance ay pampatibay. Antidepressant mm-hmm. and at the same time ay nagbibigay ng tawag dito yung tibay ng kanilang pagmamahalan. Mm-hmm. Ayan, salamat ng marami, Dok. At sa ating pong mga manonood, alam niyo po, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon kasi ang dami niya sa ating mga binibigay ng mga kaibigan, mga kakilala, mga tao na pwedeng magdasal para po sa ating lahat. And also, meron andyan po ang Biblia para basahin po natin at makatanggap po tayo ng biyaya, ng pagmamahal at ng pag-asa galing sa ating pong Panginoon. Amen. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer request. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa isang produktibong araw pong ito. Salamat po, Ama, sa inyo pong biyaya ng mga salita ng encouragement. Salamat po, Ama, sa biyaya ng kaibigan, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng lahat ng amin pong mga tinatangkilik sa amin pong buhay. Dalangin po namin, Ama, ang kagalingan po ng amin pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer request. Bagaman sila po, Panginoon, ay marami sa bilang, mga naka-confine sa hospital, katulad po ng mga na-diagnose, Panginoon, ng cancer, katulad po ni Alma Prado sa Livia. Please heal them, O Lord. We also pray, Father, for
those people who experience yung mga flu-like symptoms, Panginoon, yung mga nagkasakit, may mga sipon, may mga ubo. At gayon din po, Ama, inaalala po namin si Hazel Tato na may anemia, at gayon din po si Kuya John Budomo, Panginoon, na nasa Australia sa kanya pong kidney problem. Dalangin din po namin, Ama, ang mga tao po na nasa banig po ng karamdaman na hindi po nila alam, Panginoon, kung saan po sila huhugot ng lakas. Ngunit alam po namin, Panginoon, na kung kami po ay tatalima sa inyo pong kautusan, kung kami po, Panginoon, ay magsusumamo at manghihingi po ng tulong po sa inyo, alam po namin, Ama, na kami po ay bibigyan niyo po ng kagalingan, bibigyan niyo po kami ng kasiyahan, bibigyan niyo po kami, Ama, ng kagalakan sa amin pong mga puso. At dalangin po namin, Ama, ang mga tao po na nagkakaroon po ng experiences, mga depressed people, Panginoon, mga nalulungkot sa mga panahong ito, mga nawalan po ng trabaho, dalangin po namin, Ama, na kayo po ang mag-provide at mag-aliw, Panginoon, sa bawat isa po sa kanila. Dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli, at sa ating pong pagtatapos, The Ministry of Healing, page 229. Because God's love is so great and so unfailing, the sick should be encouraged to trust in Him and be cheerful. To be anxious about themselves tends to cause weakness and disease. If they will rise above depression and gloom, their prospect of recovery will be better, for the eye of the Lord is upon them that hope in His mercy. Psalm 33, verse 18. Muli po, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.